Magluto po tayo ng cheesy tuna pie. Kailangan natin ng sliced bread, breadcrumbs, dalawang itlog, tuna, yan, tanggalin yung sauce or sabaw ng tuna, cheese, onion, mayonnaise, salt, and pepper. So, ang una natin gagawin ay ilalagay natin yung onion sa tuna. Yan. So, paghahaluin lang natin ito. And then, lagay ang mayonnaise. Yan. Tansyahin nyo na lang guys kung gaano karami yung mayonnaise na ilalagay nyo. Yan. Lagyan ng pepper and salt. Yan. Lagay din tayo ng konting sugar. Ayan. And then, i-mix. So, ayan. Kapag well-mixed na siya, i-set aside muna natin ito. At ang susunod natin gagawin ay yung itlog. Kumuha ng isang mixing bowl. And then, i-crack yung dalawang egg. Tapos, babatihin natin ito. Yan, batihin ang itlog. Ayan. So, after that, set it aside also. And then, kumuha ng tinapay, tanggalin yung crust sa gilid ng tinapay. Ayan, para mas masarap. Kasi ako ayoko ng may crusts sa gilid ng tinapay. Hindi ko talaga siya kinakain. Pero choice nyo yan kung gusto nyo siyang isama. So, ayan, natanggalan na ng crust yung mga tinapay natin. So, ang next natin gagawin ay i-flat natin ito using the rolling pin. Yan. Yan. So, make sure ma-flat yung lahat ng sides ng tinapay. Yan. Perfect. And then, ayan. Lalagay na natin yung isang teaspoon ng tuna spread. Ayan. Papalaman natin yung tuna. Ayan. Tapos, lalagay natin ng cheese sa gitna. Tapos, ifo-fold natin yung tinapay. And then, ilalock natin siya using the fork. Ayan. So, diinan nyo ng mabuti guys para dumikit yung tinapay. Kasi pag hindi masyadong diin, bumubuka siya. Yan. Make sure sarado yung mga, yung sides ng tinapay. Ayan. So, set aside muna natin yan hanggat sa matapos natin yung lahat ng tinapay na malagyan ng tuna. So, repeat lang yung step. So, ayan. Ayan, nalagyan na natin lahat ng palaman. So, ang susunod natin ay i-dip natin siya dun sa beaten egg na ginawa natin kanina. Ayan. So, i-dip mo lang siya. And then, after sa egg,
i-roll mo siya dun sa breadcrumbs. So, dito sa breadcrumbs, guys, you can also use sky flakes na dinurog. Pwede nyong gamitin kung alin yung prefer nyo na crumbs, kung sky flakes or yung nabibili mismo na breadcrumbs. Ayan. And then, set aside na yung nalagyan ng breadcrumbs. And then, next natin gagawin ay piprituhin na natin ito. So, dito po, make sure na huwag masunog yung breadcrumbs kasi mabilis siyang maluto. Mabilis siyang mag-brown, lalo na't may itlog pa. So, make sure na chine-check nyo lagi. Yan. So, pag ganyan na yung color niya, guys, okay na siya. Kumuha ng plate na may paper towel and then, yan, lagay lang natin yung naprito na tuna pie. Ayan. So, that's it. Presenting my cheesy tuna pie. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.